Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel at ako dito, si Kuya Ken, walang iba, ako lang to guys. So yun nga guys, ano, hindi na natin patatagalin pa, ituturo ko na kung paano yung sa syringe method sa phlebotomy. Isang mahalagang paalala, wag po natin ito gagawin basta-basta sa ating tahanan. Bawang mga professional or estudyante na medical technologist or phlebotomist lamang ang pwede gumawa nito or may mga kasanayan sa paggawa or sa pag-extra. Bago tayo magsimula sa pag-collect ng specimen or ng blood sample, syempre kailangan muna natin magsuot ng PPE o ng personal protective equipment. Ano nga ba yung mga kailangan natin sa syringe method? Syempre kailangan natin ihanda ang cotton, alcohol, micropore tape, tourniquet, syringe, and vacutainer tube. So yun nga guys, hindi na natin patatagalin pa guys, simulan na natin. Pero isang paalala ko lang, ang lagi nyong tatandaan bago nyo gawin ito is huwag kayong matataranta. Kasi the more na matataranta kayo, maraming possible na mangyari. Kaya as long as possible, maging chill lang tayo sa ating pag-try ng extraction. So una, hanapin mo muna yung vein ni patient sa pamamagitan ng pag-apply ng tourniquet. So paano nga ba mag-apply ng tourniquet? Una, hanapin mo muna yung puncture site mo, tapos sukatin mo ng 3 to 4 inches para malaman mo kung saan ka mag-a-apply ng tourniquet. Sa pag-apply ng tourniquet, kailangan mo muna stretch ang tourniquet, tapos ang pagtali nun is hindi siya binubuhol. Ang pagtali nun is right over left. After nun, kakapain natin yung vein ng ating patient gamit ang ating index finger. Pwede rin natin siyang itap or pitikin pero huwag yung kalakasan para mas makita natin yung vein ng ating patient. Kagaya nga nung nabanggit ko sa aking previous na video, kailangan ang ating ipaprioritize is yung ating median cubital vein. After mahanap ng ating vein o yung ating median cubital vein, tanggalin muna natin ang ating tourniquet na in-apply sa ating patient. Pagtapos nun is kumuha ng wet cotton o yung may alcohol, then i-disinfect natin yung puncture site o yung tutusukan ng ating needle. Ang pagpunas o pag-disinfect ng puncture site kailangan from puncture site pabilog or circular palabas ng ating puncture site mismo. Take note lang, huwag nang hahawakan ang puncture site pagtapos nitong ma-disinfect. After nito is kailangan natin ulit i-apply yung tourniquet. Bago natin gamitin yung needle, make sure na mahigpit yung needle na nakakabit sa ating syringe and of course yung ating plunger, hilain muna natin to para malaman natin kung gumagana ba talaga or wala siyang singap. So, pag tutusok na tayo sa patient, kailangan yung angle ng ating needle is 15 to 30 to 45 degree. At ang itutusok natin sa patient, kung titignan natin yung needle, meron dong sharp area. Yung pinaka-sharp area o yung ilalim, yun yung pinaka-itutusok o yung iiilalim natin para itusok sa ating patient. Pag naitusok na natin yung ating needle o yung ating syringe, tignan muna natin kung may backflow na papasok dun sa hub ng ating syringe. Pag may nakita na kayong backflow ng dugo, tsaka nyo dahan-dahan na hilain yung plunger ng syringe hanggang makuha natin ang tamang dami o yung required na dami ng dugo na kailangan natin kunin sa ating patient. Pag nakuha na or nakumpleto na natin yung dami ng dugo na kailangan natin sa ating patient, tanggalin natin yung ating naka-apply na tourniquet. After nun, yung bulak is i-cover natin doon sa mismong puncture site and tsaka natin i-release yung ating o i-withdraw yung ating syringe.
apply pressure sa ating patient para hindi magkaroon ng complication. After nun, yung ating blood sample ay ilipat natin sa ating vacutainer tube. After nun, kailangan natin i-invert yung ating vacutainer tube kung kinakailangan, depende sa additive na meron yung ating vacutainer tube. And then, sa syringe, wag na wag natin tatakpan yung needle ng ating kamay mismo. Ang paraan ng pagtatakip ng ating syringe o ng needle is yung parang fishing na tinatawag. Kasi pag natusok tayo ng needle na tinusok natin sa ating patient and kung may sakit yung ating patient, possible na matransfer sa ating yung disease o yung sakit na meron yung ating pasyente. And of course, huwag natin kakalimutan lagyan ng label yung ating specimen sample. Kasi karamihan ng ating medical technologies o yung ating mortal sins ng mga medical technologies is mislabeling. Kaya huwag natin kakalimutan. Take note, kasama sa board exam, yung mortal sin na yan. So, yun lang para sa video na to. And I hope na na-explain ko ng mabuti sa inyo. And di ko sure kung na-explain ko talaga ng mabuti. Ano. But, kung may katanungan kayo or may clarification, you can message me or sa aking Instagram account or either pa rin na lang kayo mag-comment sa akin sa comment section. And yun nga, kung gusto niyo mag-message sa aking Instagram account, ilalagay ko rin yung aking link sa description box. And yeah. At yun lang para sa video na to. At kung nagustuhan mong video na to, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At huwag mo rin kalimutan i-hit yung notification bell para maging updated ka sa aking mga upcoming MedTech vlogs. So yun lang guys, thank you for watching and God bless!